Hello! Welcome back sa another vlog! So ngayong gabi na, at di akong makatulog kaya mag-vlog na lang ako ngayon. Mag-product review tayo ngayon. Okay? So, huwag nyo na itong pansinin. So, huwag nyo lang pansinin. So, ang re-review natin yung mga product ng Mary Elizabeth Carr. Ito yung banana soap at saka itong rose hip syrup nila. Ito muna i-review natin ang kanilang rose hip serum. Papapakita ko muna yung mga ingredients ng serum dito sa screen sa inyong makikita. Ito yung super na nagustuhan kong product nila. Kasi ay, ito pa lang naman nagamit ko, tsaka yung banana soap. Tsaka nga pala, hindi ko sila pinagsabat. Separate ko silang ginamit. Tsaka every time yung nag-test ako ng product, yung iisang product lang ginagamit ko. Walang halo, walang moisturizer, walang kahit anong serum, oils, or whatever. Ginagamit ko is yung facial cleanser at tsaka ito na agad. Para makikita ko ba kung effective talaga siya para sa akin. At so far, super effective dito sa akin. Super, super effective. Noong una kong pagkalagay ng serum, sobrang smooth niya sa face. Baby skin na ba yung face mo agad? Ganun talaga. Pero simula nung sinundan ko na siya ng mga ilang araw na sobrang nakikita ko na yung effects niya sa face ko. Nag-smooth yung face ko. Nawala yung mga tiny bumps. Hindi naman totally nawa, pero parang na-lessen siya. Ang nag-glowing skin mo every time ng kapag sa gabi ko siya nilalagay. Sa tuwing umaga, pag nagigising ako, super, super ganda. Glass skin, super glowing face ko. Ay, sobrang ganda talaga. Hindi ko ma-explain. Basta super ganda. Sa morning, tsaka gabi ko siya ginagamit. Mapabilis ko. Pero yun na lang yung ginagawa. Pero mas dinandamihan ko siya kapag gabi. Siguro mga 1 pump lang sa umaga, tsaka 2 pumps sa gabi. So, nakikita ko yung effects niya na super ang glowy na face mo, super ang bright pa, tsaka na-achieve niya yung glass skin ng Korean look. Na-achieve niya talaga yun. Alam kapag pag pinagpapawisan ka, hindi halatang oily. As in, parang glowy skin mo, lalo sa mga high points ng cheeks mo. Super glowy na face ko. As in, ang ganda talaga. Hydrate yung face mo, super plump. Plump. Na plump dahil lang dito. Super plump ng face ko at super hydrate. Parang hindi ako naubusan ng tubig sa mukha. Tapos simula nung napansin ko na maganda yung effects niya sa mukha ko, hinaluan ko na ng ibang product. Ito yung grapeseed oil. Meron din yun sa channel ko. Nireview ko din siya. Ang ganda ng combination na yun. Wala yung battle niya yun eh. Pero basta maganda yung combination ng grapeseed oil tsaka itong rose hip oil. Rose hip oil. Super ganda ng effects na kasi parang mas bumongga yung effects ng rose hip oil tsaka yung combination niya. Parang mas maging glowy siya, mas naging ano ba yan? Nag-combine ba sila? At mas nag-join force ba sila para maging achieve na achieve yung clear skin? Hindi naman clear skin, pero glowy, hydrated, and smooth, and brighten face mo. Pero ngayon, naubos na to eh. Pero ayun eh, ubos na ba yan? Pero meron pa siyang konti. Ginaganyan-ganyan ko na lang para makuha ko siya. Tsaka itong lipstick oil, sobrang ganda talaga as in. Hindi ko muna sila ginamit ngayon kasi naglalagay-lagay ako. Baka wala din konti kapag naglagay din ako. Tapos yung sa combination ng grapeseed oil tsaka ito, siguro hindi ko gaano na ay kapag ito lang ginamit ko, parang hindi ko gaano na nakikita yung pagka-lighten ng mga dark spots ko noon. Hindi ko siya nakikita. Pag yung grapeseed oil kasi nakikita ko yung dark spots na nagla-lighten, pero pag dito hindi. Pero nung sa kinombine ko sila, parang nakikita ko naman nag-lighten lang ng very, 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 very light. Pero hindi bonggang mawala agad. Hindi lang nalalighten agad-agad. Siguro pag-continuous siguro ito ng pag-a. Ang bigs lang kasi maubos ang konti lang. Pero ang ganda talaga niya sa face. So dark spots, medyo wala tayo doon. Pero pagka-glowy, hydrated, brightened, at saka plump
skin, super panalo talaga ito. Maganda, super ganda na talaga. Ito yung nagustuhan kong product na Mary Elizabeth. Mary Elizabeth R. Dito pala ako bibili ng Mary Elizabeth R. Lalo na pag combination ng grapeseed oil tsaka to. Super ganda. Glowy, hydrated, brighten up face. Ay, saan ka pa, diba? Dito ka na. Sa Mary Elizabeth. Super ganda talaga nito. As in. Maganda ka talaga. Totally super recommended ko to. Sa banana soap naman tayo na Mary Elizabeth R. Ilalagay ko na lang sa screen kung anong presyo kasi nakalimutan ko na yung claims ng banana soap. So, ito na nga ang kwento bakit ayaw ko ang banana soap. Gamit na ibang product pa, nagre-review ako ng mga Prada. So, ginamit ko lang yung banana soap. So, una ko ginamit yung banana soap, one day pa lang. One day, normal naman siya. Hindi naman siya nagsasak ng moisture. Parang normal lang. Moisturizing pa nga siya actually. So, noong second day ko na siya ginamit, doon na ang lumabas ang mga chismis ng mga mukha ko. Nagbubung pimple agad-agad sa pangalang gamit ko lang ng banana soap. Wala akong ginamit na ibang product. Yung banana soap lang talaga yung ginamit ko. After nung ginamit ko yung banana soap for 2 days, tinigil ko muna siya para mawala yung pimple. Tapos ginamit ko yung mga usual routine ko para matanggal agad yung pimple. So, inulit ko siyang gamitin, yung banana soap. Walang products din na kasama, yung banana soap lang ulit. So, ito, noong unang paggamit ko na naman ng banana soap, nagka-meron na naman tumubong pimple. Nakakainis. Sinatry ko talaga kung maganda pa talaga siya, pero hindi talaga, hindi siya maganda. So, tinry din ang system ko, pero sa kanya, one day lang niya lang nagamit. Nagka-pimple din siya agad. As in, may pimple din siya agad. Nakakasyak din. Ba't ganun din? Nakaka-pimple kami agad. Iba din yung skin niya, skin type na iba yung skin type na iba din yung skin type ko. Pero sa product niya, nagka-pimple kami agad. Tapos tinry ko ulit for the third time yung banana. So, nagka-pimple ulit ako, guys. Bakit kayo nakaka-frustrate lang? Pero kasi medyo mahal din yung soap. 160? Pero nakalimutan ko na basta mahal yun. Tapos nagka-pimple lang ako ulit. So, yun. Never na akong gagamit ng banana soap. So, yung may mga banana soap, siguro na magaganda. Pero itong Mary Elizabeth R. banana soap, hindi siya maganda. As in, tatlong gamit ko, nagka-pimple ako agad. Yung kapatid ko din nagka-pimple. So, no. No to banana soap. Hindi ko siya nagustuhan at all. Sayang lang yung soap kasi hindi siya talaga. Konti lang yung nabawas eh. Madami pa siya dun. So, ngayon tinapon na lang namin kasi wala din may gusto dun sa banana soap. Walang may gusto sa banana soap. Gets niyo ba? Kalabog na. Hindi ko siya nare-recommend kasi nakakatakot eh. Baka bigla din kayo magka-pim. So, ito. Ito na lang yung bilhin ninyo. Ito na lang yung bilhin ninyo. Mas maganda pa ito kaysa dun sa banana. Okay guys. Yun lang. Konti lang yung masasabi ko sa banana kasi. Kasi pangit. Matura itong banana soup. Ha? Matura yan.